Ang mga pinakamahusay na full-time na manggagawa o mga manggagawa na nakakalikom ng pinakamaraming pondo sa Pilipinas ay nominado ng mga tauhan ng simbahan upang mangalap ng pondo sa Hilagang Amerika. Pinipeke ng mga administrator ni Apollo ang kanilang mga aplikasyon sa visa at nagpapanggap na sila'y naglalakbay lamang para sa mga pagtatanghal na may kinalaman sa simbahan. Ang mga administrator ay mag-ayos din ng mga peking kasal sa iba pang mga tagasunod ng simbahan sa US upang ang mga full-time workers ay magpatuloy sa panghahakot ng pondo sa Estados Unidos. Pagdating sa Amerika, kinukumpiska ng mga administrator ng simbahan ang mga pasaporte ng mga manggagawa at pinipilit silang mangalakal at mangalap ng pondo. Lumikha ang mga pangunahing administrator ng mga non-profit entities tulad ng Children's Joy Foundation USA bilang kanilang platform sa pang-fundraising. Sinasabi ng mga full-time na manggagawa na ang anumang mga pondo na nalilikom ay para sa pagtulong sa mga mahihirap na bata sa Pilipinas, ngunit inaakusahan ng mga piskal na sa katunayan, ang karamihan o lahat ng mga nalilikom na pera ay ginagamit upang punduhan ang marangyang pamumuhay ni Kiboloy at ng kanilang mga administrator. Ayon sa akusasyon, ang ilang mga babae ay pinilit sa night duties, kung saan sila ay sexual na inabuso ni Kiboloy. Sinabi ng mga piskal na kanilang ibabalik din ang mga ari-arian ni Kiboloy sa Estados Unidos na nagmumula sa hindi makatarungang kayamanan na inaakusahan na ginamit niya ang donasyon ng simbahan upang bayaran ang kanyang pamumuhay. Noong February 5, 2022, inilabas ng Federal Bureau of Investigation ang isang wanted poster para kay Kiboloy. Noong December 10, 2022, ipinataw ng U.S. Department of Treasury and Department of State ang mga parusa kay Kiboloy para sa malubhang paglabag sa karapatang pantao at korupsyon. Ang mga parusa ay ipinataw sa okasyon ng International Anti-Corruption Day at bago ang International Human Rights Day, kung saan sinanction ng Estados Unidos sa 40 individuals and entities from 9 different countries for corruption and human rights violations. Ang mga parusa ay ipinataw batay sa Executive Order 138 Weight, alinsunod sa U.S. Global Magnitsky Act. Inaakusahan si Kiboloy na sangkot sa sexual abuse and human trafficking of young girls within his religious group. Ang anumang mga properties na direkta o hindi direktang pag-aari, 50% o higit pa, ay naka-block and must be referred to the U.S. Treasury Department. Lahat ng transaksyon ng mga tauhan sa U.S. nasa loob o naglalakbay sa U.S. at kasama ang anumang ari-arian o interes sa ari-arian ni Kiboloy ay ipinagbabawal, maliban kung autorisado. Ipinagbabawal din ang paggawa o pagtanggap ng anumang kontribusyon o pagbibigay ng pondo, kalakal o serbisyo para sa kapakinabangan ni Kiboloy ay ipinagbabawal. Noong February 21, 2024, sa halos 40 minutong audio recording, sinabi ni Kiboloy na nagkasabwat ang U.S., si Pangulong Bongbong Marcos at unang ginang Liza Araneta Marcos sa isang plano upang patahimikin siya, napilitin siyang magtago para sa kanyang kaligtasan. Sinabi ni Kiboloy na naglagay ang FBI ng $2 million na premyo sa kanya, na ang kanyang reputasyon ay pinaglaruan at siya ay pinag-uusapan dahil sa kanyang ugnayan sa pamilya Duterte. Sumagot si Senador Risa Hontiveros sa pamamagitan ng pagpapahayag na dapat itigil ni Kiboloy ang paglalaro bilang biktima at sa halip na harapin ang mga paratang sa proseso ng batas o humarap sa pag-aresto. Samantala, sinabi ng Embahada ng Estados Unidos sa Pilipinas na tiwala sila na si Kiboloy ay haharap sa hustisya para sa kanyang mga karumaldumal na krimen. Nagdaos ng protesta ang mga taga-suporta ni Kiboloy sa Liwasang Bonifacio noong March 4 na may hawak na placard na naglalaman ng mga mensahe na Justice for Pastor Apollo.
Resign Risa Hontiveros, Restore Freedom of Expression, at Stop Human Rights Abuses. Noong March 5, inihayag ni Senador Risa Hontiveros, ang chair ng Komite ng Senado, sa kababaihan, kabataan, pamilya at pagkakapantay-pantay ng kasarian. Senator Hontiveros cited Quiboloy in contempt para sa kanyang pagtanggi na magpanumpa o tumestigo sa isang patuloy na pagsisiyasat ng Senado sa mga alegasyon ng krimen sa loob ng organisasyon ni Quiboloy. Hiniling pa ni Hontiveros sa Pangulo ng Senado na mag-utos ng pag-aresto kay Quiboloy. Tinutulan naman ni Senador Robin Padilla ang utos na pag-aresto at inilarawan si Quiboloy bilang isang bayani at biktima. Inilunsad ni Padilla ang isang sulat ng pagtutol sa pag-aresto kay Quiboloy na nilagdaan niya at tatlong iba pang senador, Aimee Marcos, Cynthia Villar at Bongo. Noong March 1, 2024, nag-utos si Terry J. Hatter Jr. na buksan ang mga warrant ng pag-aresto na hiningi ng United States Department of Justice Criminal Division laban kay Quiboloy bilang unang hakbang sa pagsisimula ng proseso ng extradisyon. Noong March 19, 2024, isinampa ng DOJ ang mga kaso ng pang-aabuso sa kabataan at human trafficking laban kay Quiboloy at mga kasamang akusado na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid C. Canada at Sylvia Seman. Ang impormasyon ay nagtangka kay Quiboloy ng qualified human trafficking charges sa ilalim ng Section 4 ng Republic Act No. 992-08, ang Anti-Trafficking in Persons Act of 2003 as amended, sa isang korte sa Pasig. Ang mga alegasyon sa ilalim ng Section 5 at Section 10 ng Republic Act 7610, ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act, ay isinampa rin laban kay Quiboloy sa isang korte sa Davao. No bail was recommended for the charges. Noong June 21, 2023, ang video sharing platform YouTube terminated Quiboloy's channel due to an alleged community guidelines violation at sinundan ito ng ibang mga similar bans on several other accounts na pag-aari o affiliated kay Quiboloy, gaya ng SMNI News and Kingdom of Jesus Christ channels, which were also terminated on July 7. Anong masasabi niyo sa kwento ni Quiboloy? Comment down below and share this video. At please follow me, Beckenemen